Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, may isang prinsesang nagngangalang Rapunzel. Siya at ang kanyang minamahal na Prinsipe Rob ay naninirahan sa pinakamaringal na kastilyo ng bansa. Isang araw, nagduduyan si Rapunzel sa kanyang buhok sa isang punong kahoy sa hardin ng kastilyo nang may narinig siyang isang tinig. Dahan-dahan lang, mahuhulog ako eh. Huh? Sinong nagsabi nun? Di ko na kayang kumapit. Mahuhulog na ako talaga. Nananaginip ba ako? Di kaya guni-guni ko lang yon? Ako yun! Ako! Ang naririnig ni Rapunzel ay boses ng pang-ipit sa buhok. Ikaw ba yung kumakausap sa akin? Oo, ako nga. Akala mo ba nababaliw ka na? Nagsimulang maglakad ang maliit na ipit. Sinunda naman siya ni Rapunzel, na ngayon lang nakakita ng nagsasalitang pang-ipit. Mayroon ka bang pangalan? Ang pangalan ko ay Clapsy. Dati ka na ba talagang nakakapagsalita, Clapsy? Ikaw lang ang tanging hindi ko makakausap. Eh, bakit naman? Huminto si Clapsy at nagsimulang ikwento kay Rapunzel ang lahat. Dati, isa rin akong magandang dalagita tulad mo. Pero syempre, ang buhok ko ay hindi mahaba at makintab tulad ng sayo. Isang araw, nangunguha ako ng mga itim na mulberry sa madilim na kagubatan. Mag-isa ka lang? Sa madilim na kagubatan? Ay, kailangan ka ba talagang sumabat sa monologo ng isang nagsasalitang ipit? Nakakita ako ng isang higanteng puno ng mulberry. Maya-maya, may napansin akong kakaibang liwanag sa kagubatan. Gusto kong malaman kung ano yun, kaya lumapit ako para mag-usyoso. At sa harap ko, naroon ang isang matandang babae na may kasamang bata. At ikaw yon, Rapunzel. Hinuhugasan ng babae ang maningning na buhok ng bata doon sa ilog na umaagos sa gubat. Kapag nilulublob ng babae ang buhok ng bata sa tubig ng ilog, may nabubuong mga gintong bola. Kumuha siya ng isang gintong bola at may binulong siya sa kanyang kamay. Tapos, yung bola ay biglang naging pamaypay na ginto. Kalain mo yun? At habang pinapaypayan niya ang kanyang mukha, bumabata ang kanyang anyo. Di ako makapaniwala! Kaya nilapitan ko siya at bigla niya akong hinarap. Anong ginagawa mo dito? Ano ang nakita mo? Sabihin mo! Naging ginto ba talaga yung buhok? Sabi ko. Tapos, yung matandang babae, ginawa ba naman akong ipit sa buhok? Anong ginawa mo sa akin? Naku, ano to? Mula ngayon, ikaw ay isa ng pang-ipit na poprotekta sa buhok ni Rapunzel. Talaga ba? Nangyari to sa'yo dahil sa akin. Kailangan mabasag natin ang sumpa. Kasalanan ito ng masamang bruha na si Camila eh. Si Camila lang ang nakakaalam kung paano ako makakabalik sa pagiging tao. Nagkasundo si Rapunzel at Clapsy na pumunta sa tore kung saan naninirahan ang bruhang si Camila. Sa kanilang paglalakad sa liblib ng kagubatan, narating nila ang isang ilog. Upang makatawid sa ilog, inayos ni Rapunzel ang kanyang buhok para gawing bangka. Sumakay sila sa bangka ng buhok at nagpalutang-lutang papunta sa kabila ng ilog. At pagkatapos maglakbay sa gitna ng naglalakihang mga puno, narating nila ang mataas na tore. Ayan, dyan ako nakulong eh sa tore na yan. Paano natin naakyatin yan? Teka, magmatsyag tayo mula sa malayo. Inilagay ni Rapunzel si Clapsy sa dulo ng kanyang buhok at kinabitan rin niya ng malalaking dahon sa gilid tulad ng sa saranggola. Pagkatapos ay hinagis niya pataas ang dulo ng kanyang buhok hanggang sa tuktok ng tore. Kapit lang mabuti sa buhok ko ah! Parang lumilipad si Clapsy sa langit. Sumilip siya sa loob.
Una niyang nakita ay isang walis tambo na kusang nagwawalis ng sahig. Maya-maya ay narinig niya si Camila na kinakausap ang walis. Ay naku, Brumi. Sabihin mo nga sa akin, paano ko mababawi ang buhok ni Rapunzel? Hindi ko na kayang mabuhay nang walang ginto. Huwag ka nang malungkot, ate. Kung titingin ka lang sa labas ng bintana, makikita mo ang mahiwagang buhok. Bumalik ka agad si Clapsy sa ibaba. Ha? Pati utak mo ay winalis mo na, Brumi. Hindi, ate. Kung di ka naniniwala, tumingin ka sa labas. Kabado na sinabihan ni Clapsy si Rapunzel na nabisto siya ni Brumi. Dumungaw si Camila sa bintana, bagaman di niya pinaniniwalaan si Brumi. Pagtingin niya sa baba, nakita niya si Rapunzel na tumatakbo palayo. Tigil! Huwag kayong umalis! Nagbago na ako! Di na ako tulad ng dati! Napahinto si Rapunzel. Clapsy, narinig mo ba ang sinabi niya? Baka naman tutulungan niya tayo. Pero paano? Bumalik si Rapunzel at Clapsy sa tore. Sakay ng kanyang walis na si Brumi, lumipad pababa sa tore si Camila. Sa sandaling nasilayan niya ang makintab na buhok ni Rapunzel, nagningning ang kanyang mga mata. Gusto niyang mahawakan ang buhok ni Rapunzel. At nang lalapit na siya, huwag kang masyadong malapit, Camila. Miss na kita, Rapunzel. Pahawak lang saglit sa buhok. Gumawa muna tayo ng kasunduan, Camila. Bibigyan kita ng ilang hibla ng buhok ko kung ibabalik mo si Clapsy sa pagiging tao. Huh? Naalala ko na. Sige. Rapunzel, bigyan mo na ako ng iyong gintong buhok. Kumuha si Rapunzel ng ilang hibla ng kanyang buhok at binigay ito kay Camila. Inabot ni Camila ang buhok at... Sa wakas, ang buhok na magpapabata sa akin! Bilisan mo, ako naman! Ibalik mo na ako sa pagiging tao! Ngunit sumakay si Camila kay Brumi at nang lilipad na sila palayo, meron siyang sinabi. May isang dragon sa likod ng 7 bundok! Makakabalik ka lang sa dati kung mapapangiti mo ito. Isang dragon sa likod ng 7 bundok? Kung nagsasabi si Camila ng totoo, siguradong mahahanap natin ang dragon, Clapsy. Handa ka na ba? Tara na! Ate, mayroon ba talagang dragon sa bundok na yun? Siyempre wala! Kinabit ni Rapunzel si Clapsy sa kanyang buhok. Tutunguhin na nila ang mga bundok upang harapin ang anumang pakikipagsapalaran. Rapunzel, ang pagtitipon ng mga prinsesa. Minsan sa panahon ng taglagas, nang nalalaglag na ang mga dahon mula sa mga puno, ang pinakamakapangyarihan ng mga mangkukulam ay nagsama-sama. Sina Camila, Sinia, Hela, at Vega. Ano ako? Dekorasyon? Huwag mo ako kalimutan, ha? At ang kanilang mabisyo na kwago. Nilalayo nilang talunin ang bawat prinsesa na mabait upang mamuno ang kanilang kasamaan at kalupitan. Sa isang magandang araw, nagpipinta ng larawan ng mga pakwan si Rapunzel doon sa hardin ng kastilyo. Ang gandang tingnan ng mga pakwan, diba Clapsy? Siguradong masarap kapag tinikman. Kaya naglakad-lakad si Clapsy sa hardin upang tumikim ng pakwan. Nang biglang, lumitaw sa harapan niya ang batang dragon na si Dreido. Tinakot siya ni Dreido ng masamang tingin. Kaya napalundag tuloy ang kawawang si Clapsy at nalaglag sa isang pakwan. Clapsy! Ang kanyang pagiging magugulatin ay nagpapalundag
nagpatawa kay Rapunzel. Ngunit hindi pa rin ito napangiti si Drado. Hala, tingnan mo! Yung napakalaking pakwan! Ano ang nangyayari dito? Ang isa sa mga pakwan na pinipinta ni Rapunzel ay lumaki nang lumaki hanggang sa kasing laki na ito ng isang bahay. Di makapaniwala si Rapunzel, Drado at Clapsy sa kanilang nakita. Nakita niyo ba ang nangyari? Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Nang pumasok si Rapunzel at Clapsy, nakakita sila ng isang maliit na silid na may palamuti sa dingding ng mga buto ng pakwan. At naroon din ang isang kumikinang na libro. Ang aklat ng mga prinsesa? May iba pa palang prinsesa bukod sa'yo, Rapunzel? Siguro, ang prinsesa na makakatagpo sa librong ito ay dapat basahin ito ng may pag-iingat. Malalaman dito kung saan nakatira ang mga prinsesa. Oh, may iba pang mga prinsesa. Kapag ang lahat ng apat na prinsesa ay nagkatipon at nagkaisa, matututunan nila kung gaano sila kalakas sa isang labanan. Sa nalalapit na hinaharap, isang bagong digmaan ang magsisimula. Sa oras na matapos itong basahin, hindi na magkakaroon ng maraming oras upang hanapin ang lahat ng kaibigan na mahahanap. Tandaan, pinakamahusay kapag magsasama-sama ang mga may mababait na puso. Sinabi ito ni Rapunzel kay Drado at hiniling niya na hanapin ito si Cinderella. Pumayag naman ang batang dragon na isagawa ito, kaya mabilis na siyang lumipad. Pagkaraan ng ilang oras, narating niya ang isang lugar at nakilala ang dalawang daga na nagngangalang Mozzarella at Cheddar. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa mensahe ni Rapunzel na kailangang magkita-kita ang mga prinsesa sa parola. Nagmadali naman sina Mozzarella at Cheddar upang sabihin ito kay Cinderella, na umalis naman kaagad upang salubungin ang iba pang mga prinsesa. Habang dumadaan siya sa mahiwagang kagubatan, nakita niya si Freckle na namimitas ng mga blackberry. Hi Freckle! Pakisabi kay Snow White na kailangan namin magkita sa parola, ha? Kaagad naman na pinuntahan ni Freckle si Snow White. At nang papunta na si Snow White, nakita niyang lumilipad ang tagak na si Ringo. Tinawag niya ito. Hoy! Ringo! Ringo! May papasabi ako para kay Ariana Sirena. Ang lahat ng mga prinsesa ay dapat magtipon sa parola. Kaya lumipad na si Ringo papunta sa palasyo sa tabing dagat upang sabihin sa Sirena ang mensahe. Ngunit wala na ang sirena sa palasyo. Kaya tumayo si Ringo sa pier at nagsimulang sumipol. Narinig ng lumba-lumba na si Dolphy ang sipol ni Ringo. Umahon siya sa mga alon. Hiniling ni Ringo kay Dolphy na lumangoy papunta sa munting sirena at sabihin sa kanya ang balita ni Snow White. Kaya agad na nilangoy ni Dolphy ang karagatan papunta sa kaharian sa ilalim ng dagat. At sinabi niya kay Prinsesa Aria ang mahalagang mensahe. Sa sandaling naunawaan ni Aria ang napipintong pangyayari, mabilis siyang lumangoy papunta sa ibabaw ng dagat. Nang malapit na siya, ang buntot niya ay naging mga binti ng tao at mabilis niyang narating ang lugar kung saan natipon na ang mga prinsesa. Hi! Ako si Aria ang sirena. Kayo ba ang mga prinsesa? Aria, kamusta? Ako si Rapunzel. Ako naman si Snow White. Ang pangalan ko ay Cinderella. Kita nyo, ngayon magkakasama na tayo. Pagsapit ng gabi, nang mailawan ng parola ang dagat, nagkwentuhan sila hanggang sa mapalitan na ng araw ang buwan at isinalaysay nila ang kwento ng bawat isa. Nagpunta ang mga prinsesa sa isang lugar ng kagubatan upang tuklasin ang kanilang mga kakaibang lakas. Panahon na upang maipakita ang ating lakas sa mga mangkukulam na nais maghasik ng kasamaan. Tama! Dapat tayong maghanda!
Sinabi ni Cinderella sa mga prinsesa ang tungkol sa kanyang kakayahang makipag-usap sa mga hayop. Aha! Edi, kaya mong makipag-usap sa aking dragon na kaibigan na si Drado? Isang dragon? Talaga? Ang galing naman! Nagpakita si Drado. Kamusta, Drado? Naintindihan mo pala ako? Oo, natutuwa akong makilala ka. Wow, talagang nakakausap mo ang mga hayop! Ikaw, ano ang kakaibang lakas mo, Arya? Kaya kong pagalawin ang lahat ng nakikita mo dito. Ipinikit ng sirena ang kanyang mga mata at pinagdikit ang kanyang mga palad. Sa liwanag na nakapalibot sa kanya, inangat niya ang mga prinsesa sa ere. Wow! Labis na humanga ang mga prinsesa sa kapangyarihang ito. Binaba rin sila ni Arya. Sa paglakad ni Cinderella, nawalan siya ng balanse at nasaktan ang kanyang bukong-bukong. Ah! Aray ko! Ang sakit ng bukong-bukong ko! Hinawakan ni Snow White ang masakit na bukong-bukong ni Cinderella sa init ng kanyang mga palad. Ang galing mo, Snow White! Hindi na masakit. Kaya ko nang tumayo. At ito ang aking kakaibang lakas. Nakakapagpagaling ako ng mga sugat. Si Rapunzel naman, bumulong siya ng mga salitang mahika sa kanyang buhok at itinaas ito hanggang sa kalangitan. Nahati sa apat na bahagi ang dulo ng kanyang ginintoang buhok. Ang bawat bahagi ay yumuko sa isang prinsesa at nagwisik ng alikabok na ginto. Pagkatapos, bumalik na sa dati ang buhok. Gumawa naman siya ng tulay na buhok upang makatawid ang mga prinsesa. Ang kakaibang lakas ko ay nakokontrol ko ang aking buhok. Wow! Ang galing-galing! Nadama ni na Snow White, Arya, Cinderella at Rapunzel na kapag nagsanib puwersa sila, makakaya nilang talunin ang masasamang mangkukulam. Kaya sa isang panig, mayroong apat na mabubuting prinsesa. At sa kabilang banda, mayroon namang apat na masasamang bruha na magkakasama. Paano naman ako? Dito na lang ako. Ngunit tandaan mo, Kwago, sa mga kwentong engkanto, ang kabutihan ay palaging nananalo laban sa kasamaan.